Amen. Purihin ng Panginoon, Brother Marlon. Amen. Maganda Amen. Umaga. At magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay at sa ating tagapakinig na mga kaibigan at mga kapatid. Brother Marlon, kumusta? Amen. Amen. Mabuti at mainam, Brother Ronald. Bagamat ang panahon ngayon dumadapo yung mga sakit, sipon, ubo, pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagkakaroon pa rin ng pagtatamasa sa Kanya. Kaya ngayong umaga, Brother Ronald, no, at sa mga kapatid, kaibigan, sa mga sumusubaybay, magandang umaga po. At mapagnawa, pagpalain tayo ng Panginoon sa umaga na ito, sa ating tatalakayin na gospel meeting na ito. Amen. Amen. Tama, Brother Marlon. Gusto nga ngayon yung post-call. Gayet ako, mayroon ako eh. Pero gayet pa man, purihin ang Panginoon, ano, na Amen. Ang gawain ng ibanghelyo ng Panginoon ay papatuloy. Ngayon, awitin natin mga kaibigan, mga kapatid, Brother Amen. Marlon, yung hymn na 1226. Amen. Praise the Lord, Brother Ronald. Amen. Ang ng ating inawit ngayong umaga, eh, no? Meron lang ako napansin dito sa stanza number 2. Sabi dito, not just individual Christian,
but a corporate entity. God must have it for His full expression now. Not just individual churches, but the body corporately. Hallelujah, we are in the body now. Amen. Yung na to ay nagpapakita sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, Brother Ronald, na Amen. Hindi lang ito tumutukoy sa individual, ang individual na Christian o bagay na isang eklesia, kundi ito ay tumutukoy sa katawan ng Panginoon. So, pag sinabing katawan, tiyak ito ay maraming mga sangkap. Ano masasabi mo nito, Brother Ronald? Amen. Amen. Tama. Napakaganda itong inawit natin tungkol ito sa dalawang ating eklesia. Totoo, no, na ang eklesia ng Panginoon o church sa English, ito ang katawan niya. No? Amen. Sa ayon sa awit din na yun, ito ay binubuo na lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon na tumanggap sa kanyang buhay. Kaya tama din sa ating paksa ngayon na pagkatapos natin maligtas, matanggap ng Panginoon, saan siya ba tayo tutungo, di ba? Kaya, amen. Siguro, Brother Manon, para sa topic natin ngayon, tayo ay manalangin muna, no? Isahan natin manalangin. Amen. Amen. Lord Jesus, amen. Amen. Lord, salamat sa umaga na ito. Amen. Papalayain mo na isang bagong mensahe na kung saan ikaw ang magliwanag sa amin at sa amen. Mga nakikinig at sa lahat ng mga sumusubaybay. O sa ganitong paraan, ang katotohanan nga ang magpapalaya sa bawat isa. Amen. O Jesus, salamat. Ang pagpapala ng iyong salita ay maging biyaya sa amin. Amen. Pinupuri ka namin. Amen. Yes, Lord Jesus. Amen. Pinupuri ka na namin. Ikaw nga ang magsalita sa kaligtasan namin, Panginoon. Amen. Na maunawa namin yung ebanghelyo ngayong umaga tungkol sa yung pagliligtas at sa iyong eklesia. Amen. Lord, bigyan mo kami ng liwanag, Lord. Amen. Din sa mga tagapakinig, makatanggap din sila ng liwanag at amen. Buhay. O Panginoong Jesus, panos buhay. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus, sa umaga na ito. Iniibig ka namin, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Noong nakaraang mensahe na, binigyan tayo ng isang napakagandang patungkol dun sa eklesia bilang ang bahay ng Diyos at bilang tahanan ng Diyos or dwelling place. So, sa Isaiah chapter 1, verse 66 verse 1, pinakita rin mga kapatid, ano, mga taga-subaybay, Brother Ronald, na yung Diyos Amen. Natin ay naghahanap siya ng tahanan. So, kung ang Diyos natin ay naghahanap ng tahanan, how much more tayo, di ba? So, sa kanyang paghahanap ng tahanan, ito ang eklesia ay nasumpungan niya. So, itong eklesia ay binunga ng kamatayan at pagkabuhay ng muli ng Panginoon. So, Brother Ronald, ano may dadagdag mo dito? Amen. Tama, na totoo yun na yung eklesia, na siya yung tahanan ng Kristo, at ito rin yung kapahingahan ng Diyos. So, amen. Kaya, tama-tama na yung kung ano yung topic ng nakaraang gospel meeting ay pagpapatuloy natin ngayon para mas lalo pa natin maintindihan kung ano ang church, ang eklesia. At mas lubos natin maunawaan yung bagay ng church. Amen. Kaya ngayon, Brother Marlon, mga kaibigan, pakinggan natin yung ating mga magsasalita kayo. Si Brother Erwin, Brother Rodolfo, at saka si Brother Isaac. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh Lord Jesus, marami pong salamat mga kapatid. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig, mga sumusubaybay po sa ating ebanghelyo, lalo na sa araw po ng Sabado.
Kaya ngayon po, salamat sa mga handang maglaan ng oras at panahon para po muli tayong pakinggan sa atin pong pag-iibanghilyo ngayon. Kaya magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at lalo na sa ating mga masugid na taga-subaybay po at patuloy na naghahabol ng mga katotohanan hinggil po sa ating Panginoon. Kaya ngayon po mga kaibigan, mga kapatid at mga tagapakinig, mayroon po tayong bagong pamagat. Saang Ekklesia ka ba? Pupunta matapos mong matanggap ang Panginoon. Ito pong pamagat natin mga kaibigan ay isa pong napakagandang pamagat. Kasi po, minsan may mga tao, maging sa Christianidad, minsan naitanong nila kung saan ba sila pupunta, lalo na sa mga bagong nabautismuhan. Kung ano po ba ang magiging sitwasyon po nila pagkatapos nilang matanggap ang Panginoon or sumampalataya sa Panginoon. Ang Ekklesia ay iisa lamang sa buong sansinukob. Mayroon lamang itong Ekklesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao. At ito ay pinagpatuloy ng kanyang mga disipulo, mga apostoles, at maging yung kanyang mga masugid na mga tagasunod na tunay talagang nakatanggap sa buhay ng Diyos bilang Espiritu. Kasi kung titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, lalo na tagapakinig, ano ba ang tunay na Ekklesia? Lagi po nating tatangnaan ang Ekklesia para malaman po natin itong tunay kung ito ba ay nasa loob ng katawan ni Kristo. Kasi po mga kaibigan, ang Ekklesia na itinayo ng ating Panginoon ay ang Ekklesia na kung saan ito ang kanyang katawan. Kaya salamat sa Panginoon na ang Ekklesiang ito ay buhay. Kasi ang tunay na Ekklesia ay itinayo ito ng Panginoong Hesukristo at ipinagpatuloy ito ng mga apostoles. Kaya kung titingnan natin sa Biblia mga kaibigan, ano ba ang pangalan na ibinigay ng Diyos o ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles o disipulo sa mga taong sumusunod o tumatanggap sa kanya o nagpabautismo? Diba wala po mga kaibigan? Ito mga kaibigan, mga kapatid, una, ang Ekklesia itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at kasama na doon sila Apostol Pedro na doon sinabi niya sa Matthew 16:18 na to you Peter, I will build my church. Kasi mayroon lamang isang Ekklesia sa buong sansinukob at ito ay itinayo na ni Hesukristo. At itong Ekklesia na to ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. At itong Ekklesia ding ito ang ililigtas o ipagtanggol ng Diyos laban kay Antikristo, laban sa mga huwad na propita. Kaya alam, titingnan natin mga kaibigan, ang Ekklesia ay itinayo ito ng Panginoon. Ito ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Kaya mayroon po akong basahin mga kaibigan, mga tagapakinig, na ang Ekklesia na dapat nating puntahan, yung Ekklesiang itinayo ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Kasi itong Ekklesia na ito ay ang katawan ng Panginoon. Kaya sabi sa Romans 12 verse 5 at saka yung 1 Corinthians 12 verse 12. Kaya dito mga kaibigan sa Romans 12:5, gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at isa't isa ay mga sangkap ng iba. Tapos sa Corinthians mga kaibigan, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at may maraming sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Kaya napakalinaw po mga kaibigan na ang Ekklesiang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang sarili mismong katawan. At ang Ekklesia ay mga mananampalataya ito mga kaibigan, mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at nagpabautismo sila sa pamagitan ng Espiritu. Binautismohan sila sa isang Espiritu lamang. Kaya nagiging katawan sila dahil tinanggap nila ang Panginoon bilang ang kanyang Ekklesia. Naway ang Ekklesiang ito ay malinaw na hindi ito nagdadala ng pangalan ng ano-anumang grupo, kundi pangalan lamang ito ng mga lugar na kung saan nandoon ang mga mananampalatayang patuloy na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, patuloy na nagpupuri, nagpapangsyon bilang buhay na sangkap ng katawan ng Panginoon.
Hindi ito tagapakinig lamang. Kasi ang katawan ng Panginoon ay buhay, kailangan magpangsyon. Hindi ito tagapakinig lamang, kundi ito ay kumikilos din. Nagsasalita din at buhay na buhay. Kaya para mas maging malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, ipagpatuloy po ng ating ibang mga magsasalita ang hinggil po sa Ekklesia. Kung ano ba talaga ang Ekklesia. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon, babanggitin naman natin ngayon ang topic natin ay ang local churches. Pag sinabing local, ito po ay lungsod. Lungsod ng Ekklesia. Kaya, ang churches ay ang Ekklesia. Ito po, wikang Grego, ang Ekklesia ang tinatawag. At ang Ekklesia po, sa Tagalog, ito po yung mga kalipunan na tinawag na isa. Yan. Kalipunan tinawag na isa. Pero binanggit din dito sa Matthew 16:18, basahin natin. Ang sinasabi ko din sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking Ekklesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mga paniglaban dito. Ito pong sa Matthew 16:18, nabanggit po ito yung natatanging Ekklesia. Ay yung pasasinugob na Ekklesia na sinasagisag sa Sion, na sa Jerusalem, sa lugar ng Israel. At ang Sion ito ay marami siyang rurok. Yan. Kaya marami siyang taloktok. Kaya ang pasasinugob na Ekklesia ay maraming local expression. Ibig sabihin, binabanggit dito, merong pasasinugob na Ekklesia at merong panglokal na Ekklesia. Yan. Kung saan ang Panginoon sasalita rito sa Matthew 18. Ito yung panglokal na Ekklesia. Katulad dito ng puno. Yung puno, isang puno na to, marami siyang mga sanga. At ang puno nito ay naihiyag siya sa mga sanga. Sa kanyang pamumunga. Kaya naihiyahayag ang puno nito sa pamagitan ng mga sanga. Ganun din itong pansasinugob na Ekklesia na binanggit ng Panginoon, na ibinunga niya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. No? Maihayag lang siya pamagitan ng local churches. Pag sinabi local, ito yung mga syudad. Yan. Kaya makikita natin ang kahayagan din sa ng pansasinugob na Ekklesia ay sa mga Ekklesia lokal. Yan. Sa Ekklesia lokal, doon sinasagawa kung ano yung layunin ng Diyos. At kung ano ba yung pansasinugob na Ekklesia. Hindi natin makikilala at malalaman, matatanto, kung ano ba ang nilalaman ng pansasinugob na Ekklesia at kung ano ba ang pansasinugob na Ekklesia. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng mga Ekklesia lokal. Yan. Katulad nga ng puno na binanggit ko na may mga siyang mga sanga. Kaya, makinig sa Matthew 18 na to ay may mga sanga yung pansasinugob na Ekklesia. Yan. Praise the Lord. Kaya makikita natin kung sa Ekklesia, sa local church, dito sinasagawa. Yung kung ano yung mga suliranin, pagkasagawa, yan. Kung ano man yung problema, dito yung pinasangguni sa local church. Hindi siya pwedeng isangguni sa pansasinugob na Ekklesia, kundi sa local church, dahil ito yung practicality na pagkasagawa ng pansasinugob na Ekklesia. Kaya binanggit sa Matthew 18:17, nabanggit yung Gentile at saka tax collector. Kaya basahin natin yung Matthew 17. Subalit kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa Ekklesia. Ito local church ito. At kung ayaw niyang pakinggan ang Ekklesia, ipalagay mo siyang tulad ng hintil at ng maynilang buwis. Kaya isinasangguni ito sa mga Ekklesia. sa local churches. So, kaya salamat sa Panginoon. Kaya kanino ba kanino sa sangguni? Sino ba ang nilalaman ng mga local churches nito? At sino ba silang mga nangunguna? Sa aklat ng Gawa, binanggit yung church in Jerusalem at yung church in Antioquia. Yan, ito yung mga lokalidad. Ayon naman sa aklat ng Gawa, kapitulo 14 versikulo 23, ang mga apostol ay nagtalaga ng mga elders sa bawat Ekklesia.
Kaya sila yung sasanggunian ng mga mananampalataya na nasa local churches, yung mga matatanda na ano. Kaya ito, kasi itong mga churches na to ay ni-establish to sa mga probinsya. Kaya makita natin, no? Unang-una, sa 1 Corinthians 1:2, sinalita ito sa Ekklesia ng Diyos sa Corinto. Higit pa rito, sa Galacia chapter 1:2, si Paul binanggit niya itong mga churches of Galatia. Itong Galatia, ito yung region ng mga Roman Empire na nagpapaloob ng lahat ng mga locality. Katulad dito sa Pilipinas, mayroong Bulacan. Di ba? Yung Bulacan, isa siyang probinsya. Marami siyang municipalities. Marami siyang lungsod. Kaya maihayag lang kung ano yung Bulacan, anong nilalaman, anong buhay nila, ano yung mga produkto nila, at pagkasagawa sa pamagitan ng mga lokal. Tulad ng Pandi, Malolos, Bulunggubat, Balagtas, yan. Yan yung mga nilalaman ng mga syudad. Kaya marami sa mga pagsinabing mga eklesiya sa Bulacan, sabihin, eklesiya sa Malolos, eklesiya sa Pandi, eklesiya sa Balagtas. Yan. Marami siyang lungsod. Kaya merong lokal, merong yung Pansansinukob. Yung Bulacan, siya yung tipoloya ng Pansansinukob. At yung mga syudad na may mga eklesiya, sila yung tipoloya, sila naman yung yung pagkakatanto ng eklesiya lokal. Kaya dalawang bagay ang eklesiya, Pansansinukob at panglokalidad. Kaya yung Matthew 16:18, binabanggit din yung Pansansinukob. Binanggit ng Panginoon na binungan niya yung kanyang eklesiya sa ibabaw ng batong ito, sabi niya. Katunayan, yung batong ito ay si Kristo rin. Maging ang mga kamatayan ay hindi makapanayag dito sa eklesiya yung bubungan ng Panginoon sapagkat binungan ito sa kanyang kamatayan pagkabuhay na muli. At sa Matthew 18:17, binanggit man sa local na eklesiya. Dito sinasagpagkasagawa ng praktikalidad. Kaya kung walang eklesiya lokal, walang praktikalidad at lokalidad na pagsasagawa. Yan. Praise the Lord. At sa eklesiya lokal, dito matatanto ang lahat ng bagay ng kung ano na isin ng Diyos. Sapagkat ang eklesiya, pag binanggit na eklesiya, ito'y natatangi, ito'y spiritual. Hindi ito material, hindi ito financial, hindi ito physical, kundi spiritual. Kaya lahat ng pinag-uusapan dito ay pawang mga spiritual. At dito malalaman ang naisin ng Diyos. Ba? Kaya pa sa sinugob na eklesiya, sila yung nagtutustusan. Ito yung mga nagtutustusan. Tinutustusan niya. Yung bawat lokalidad. Kaya yung lokalidad, sila yung nagsasagawa naman. Praise the Lord. Kaya dapat meron tayong advance mula sa pagkaunawa ng pansasinugob na eklesiya upang meron tayong pagkakatanto sa pagkasagawa ng mga lokal na eklesiya. Praise the Lord. Kaya sa eklesiya, mayroong isang katotohanan, isang pahayag, at isang pagkasagawa. At ito'y matatuto natin, malalaman natin sa eklesiya lokal. Eh mga nakikinig, mga kapatid, mga kaibigan, meron lang dalawang eklesiya. Pansasinukob at panglokalidad. Pero sa Revelation, binanggit ni Juan, yung seven churches, ito yung sa Asia. Yung Asia kasi probinsya ng ancient Roman Empire. Na kung saan mayroong pitong syudad na binanggit sa chapter 1 verse 11. Kaya makita sila yung mga kinilala ng Panginoon sa mata niya. Kaya salamat sa Panginoon, mayroong pagkasagawa na ganito. Kaya kung walang mga eklesiya lokal, hindi natin matatanto, no? Walang practicality at walang aktualidad na pansasinugob na eklesiya. Kaya ang pagkasagawa ng pansasinugob na eklesiya ay nasa eklesiya lokal. Praise the Lord. Ngayon, meron siyang one city, one church. Babanggitin naman ng ating susunod na magsasalitang kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Tunay nga napakayaman ng ating pagsasalamuha ngayong araw na ito. At lalo pa itong pinatindi ng ating dalawang unang kapatid na nagsalita. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kung mapapansin po natin sa pamagat ng ating mensahe, ito ay tumutukoy sa isang tanong na kung saan nga ba tayo pupuntang eklesiya?
matapos tayong makatanggap ng Panginoon. Amen. Maaari ito po ay naging isang malaking katanungan sa bawat isa sa atin, lalo na nung tayo ay bago pa lamang. Ito rin po ay naranasan ko nung ako po ay young people pa noon, no, kung saan meron pong nagtanong sa akin kung saan daw po ako nagpupulong. Anong pangalan ng inyong church? Sino ang inyong pastor? Amen. Sa punto na yun, mga kapatid, tunay nga po na hindi ko po nasagot yung katanungan niya dahil hindi pa po ako malinaw sa mga bagay na ito. Pero salamat po sa Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon at panustos ng buhay sa pamamagitan ng mga kapatid ay unti-unti nabubuksan sa bawat isa sa atin ang mga bagay na ito. Amen. Una muna, kailangan natin makita kung ano ang Ekklesia. Ang Ekklesia, ito ay hango sa salitang Griego na Ekklesia. Ang ek, ibig sabihin, palabas o exit. Ang kaleo naman, ito ay tinawag. Mga tinawag, palabas. Salamat po sa Panginoon na tayo yung mga yaong tinawag palabas. Para saan? Para sa katawan ni Kristo. Amen. Noong nakaraang mensahe, mga kapatid, ipinakita sa atin ng mga kapatid, ang Ekklesia, ito ay pinanahan ng lugar ng Diyos at ng tao. Na kung saan, hindi na tayo yung mga yaong naglalakbay o pag-alagala. Sabihin nating NPA, no, na no permanent address. Meron na tayong pinanahan ng lugar. Ito ay ang Ekklesia. Ang Ekklesia, ito ay ang mga grupo ng mga mananampalataya na nakatanggap ng buhay ng Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon. So sa mensahe natin, ay papakita sa atin ang isang pampanig ng Ekklesia. Ang Ekklesia ay ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ay pinahayag sa atin nung Panginoon nung bago siya ipako sa krus. Na kung saan siya ay nanalangin. Na kung saan inalala niya ang mga mananampalataya at ang mga apostol. Na sila ay maging isa. Gaya naman ng anak at ang Ama. Amen. Salamat po sa Panginoon na tanging nga lamang sa loob ng katawan ni Kristo ay may kaisahan at hindi ito kailanman magkakaroon ng baha-bahagi. Nakakalungkot nga, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon o nung nakalipas na 2,000 taon, ang Ekklesia o ang Church ay lubusang napababa. Ito ay sa dahilan ng bayan ng Israel na kung saan ito yung piniling bayan ng Panginoong Hesus ay umalis, pumunta sa iba't ibang lugar katulad ng Babylonia, Assyria at iba't ibang lugar at doon na namuhay. Sa paraan na ito, lubusan nga nalungkot ang Panginoong Hesus dahil hindi na nais ang Panginoon ang kanyang bayan ay magwatak-watak o maghiwalay-hiwalay. Gayon din sa taktika ng kaaway na kung saan nais ng Panginoon na mabuo ang katawan ni Kristo o magkaroon ng kaisahan sa loob ng katawan ni Kristo. Ang gawain naman ng kaaway, ito ay sirain. At ang resulta nito sa kapanahunan na ito, maraming mga naglalabasang mga grupo, mga sekta, mga reliyon na kusang o lubusang nagpapagulo sa bawat isa sa atin. Pero salamat sa Panginoon, sa bawat kapanahunan ay merong tinatayo ang Panginoong Hesus. Katulad nila Ezra, Nehemiah, gayon din si Apostol Pablo, na kung saan lubusan nakita ni Apostol Pablo ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay iisa lamang dahil meron lamang iisang Kristo. At bilang sangkap, no, tayo ay kabahagi ng katawan na ito. Amen. Salamat po sa Panginoon na
tayong lahat ay mga yaong tinawag palabas mula sa mga dibisyon, mula sa mga pagkahati-hati, at tayo ay dinala sa katawan ni Kristo na may kaisahan. Amen. Pangalawa naman, mga kapatid, ito ay ang pagkaulo ng Panginoon. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. Binanggit ng Panginoon, "And He subjected all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the earth, to the church, which is His body, the fullness of the one who fills all in all." Amen. Kung meron lamang iisang katawan, meron lamang din iisang ulo. Ito si Kristo. Dahil sa Ekklesia o yung church, ito ay ang kanyang pagmamay-ari. Ito ay ayon sa Mateo 16:18. "Upon this rock, I will build my church." Sa kanya lamang ang Ekklesia. Kaya sa buhay Ekklesia natin, mga kapatid, wala tayong tinatayong mga kapatid o tao. Wala rin tayong mga posisyon o wala rin tayong mga pastor. Tayo yung mga sangkap ng katawan ni Kristo. Meron lamang itinalaga ng mga nangungunang kapatid upang lubusan natin matamasa si Kristo sa ating buhay. Amen. Pangatlong bahagi naman, mga kapatid, ito yung aking bahagi. Ito yung dalawang aspekto ng Ekklesia. Meron pang sansinukob at panglokalidad. Sa sansinukob, mga kapatid, ito ay binanggit sa Matthew chapter 16, na kung saan, mga kapatid, meron lamang iisang katawan, si Kristo. At sa Matthew chapter 18 naman, binanggit ang lokalidad. Amen. Upang lubos natin maunawaan kung ano ang pansansinukob at lokalidad na Ekklesia, maahambing natin ito sa isang araw, no? At ang liwanag o sinag nito. Kung lalabas tayo, mga kapatid, dito sa Caloocan, kung titingnan natin yung araw, meron lamang isang araw. At gayon din, kung ikaw ay pupunta sa Manila, sa Quezon City, o iba pang lugar, makikita natin meron lamang isang araw. At sa pamamagitan ng kanyang sinag o liwanag, ipinapahatid nito o pinapadama ang init ng araw na ito. Ganito rin ang pansansinukob at lokalidad. Bagaman na tayo ay marami, pero meron lamang iisang katawan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ito rin po ay isinagawa ng mga kapatid natin sa New Testament, na kung saan ito ay nagsimula sa Church in Jerusalem. Maraming mga mananampalataya ang binangon ng Panginoong Hesus. At ito ay lumaganap sa iba't ibang parte ng lugar na iyon. Katulad ng Church in Antioch, yung seven churches, no? Sa Revelation chapter 1 verse 11. Yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ito yung mga churches sa bawat lungsod. Sa bawat lungsod ay meron lamang iisang Ekklesia. Katulad dito, mga kapatid, mga kaibigan, ako ay nakatira sa Caloocan. Ako ay nabibilang sa Church in Caloocan. Gayon din, no? Kung ikaw ay nakatira sa Quezon City, ikaw ay nabibilang sa Church in Quezon City. Bagaman, mga kapatid, marami tayo, pero meron lamang iisang katawan. Meron pa rin iisang daloy. At tayo ay nasa iisang katawan ni Kristo. Amen. Bagaman, mga kapatid, napakahiwaga ng ating mensahe ngayon patungkol dito.
Pero gayunpaman, tayo yung mga iyon nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako ay nabibilang sa Church in Caloocan. Hindi dahil dito po ako nagpupulong o dito po ako lumaki sa Church in Caloocan. Dahil sa pamamagitan ng mga kapatid, ay ako po ay nagpapatuloy. Ako po ay sumusulong sa gawain ng Panginoong Hesus. So kung wala ang lokalidad, mga kapatid, ay hindi mapapasarilidad ang katawan ni Kristo. Kaya purihin po ang Panginoong Hesus. Ngayon, balikan po natin ang pamagat ng ating mensahe ngayon. Saang Ekklesia dapat tayo pumunta matapos makatanggap ng Panginoon? Nawa naging malinaw sa bawat isa sa atin ang Ekklesia. Ang Ekklesia, ito ay ang katawan ni Kristo. At sa loob nito ay may kaisahan na siya ang ulo at tayo yung mga sangkap ng katawan na ito. Nararanasan natin ang Panginoon sa pansansinukob at lokalidad. Sa pansansinukob, meron lamang iisang katawan. Bagaman na tayo ay marami, tayo ay naitayo sa bawat lugar at ito ang lokalidad ng Ekklesia. Kung saan tayo nakatira, doon tayo nabibilang. Salamat po sa Panginoon na pinakita sa atin ito. Ito ay para pa rin sa pagtatayo ng Panginoong Hesus. Sa pagtatapos, dalhin po natin ito sa panalangin. Amen. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, pinupuri ka namin ngayong araw na ito dahil pinakita mo sa amin ang tunay na Ekklesia. Sa Ekklesia ay may tunay na kaisahan at kami ay naging sangkap mo na ikaw ang ulo. Salamat Panginoong Hesus na kami ay diligtas mo mula sa pagkabahabahagi at natatamasa ka bilang pansansinukob at lokalidad. Nupuri at pinapasalamatan ka namin Panginoon. Kami ay kabahagi para sa iyong pagtatayo. O Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat. Amen. Sa ating mga speaker, Brother Marlon, no, na napalayan din naman so yung paksa natin ngayong umaga tungkol sa saang Ekklesia na pupunta matapos mo matanggap ang Panginoon. Kaya salamat sa mga kaibigan at naniniwala tayo na lubos nila naunawaan ngayon kung ano talaga ang Ekklesia, no? At saang Ekklesia tayo pupunta pagkatapos natin matanggap ang Panginoon, pagkatapos natin magtas. Amen. Amen. Salamat sa mga kapatid na nagbigay ng mensahe, no, Brother Ronald, at sa mga na nakikinig at mga taga-subaybay, nawa meron tayong nakita dito sa bagay na to. So, itong paksa na ito na saang Ekklesia ka pupunta matapos mong matanggap ang Panginoon. So, itong mensahe na to ay nagbigay sa atin ng isang pagkakita matapos natin manampalataya sa Panginoon. Ano ba ang kasunod? Di ba, Brother Ronald? So, bago tayo magbigay ng higit pang pagsasalamuha dito, siguro, pakinggan natin, brother, yung ano, no? Yung magte-testimony. Amen. Sa bagay na to, upang mapayaman pa ito, Brother Ronald, ano? Ito si Brother Ray Mark at si Brother Nelson. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. Amen. Amen. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa saang Ekklesia ka pupunta matapos mong matanggap ang Panginoon. Amen. So, baka isa rin sa mga gumugulo sa isip natin ngayon after natin matanggap ang Panginoon, saan ako? No? Saan ako nabilong? No? Ano na yung magiging grupo ko after kong tanggapin ang Panginoon? So,
ngayong araw na ito, nais ko pong magbigay ng salamuhay sa bagay na ito upang maranasan natin or maintindihan natin kung saan nga ba tayo dapat pupunta matapos matanggap ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, isang bagay lang ang tiyak na pupuntahan natin. At isang bagay lang ang sinasabi sa Biblia tungkol sa patutunguhan natin matapos ating tanggapin ang Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang Ekklesia. Amen. Oh Lord Jesus. So mga kapatid, hindi tayo pupunta sa kung anumang grupo or anumang religion, no? Or anumang sekta pag tinanggap natin ang Panginoon. Pag tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay magiging mapupunta sa Ekklesia. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. So sa mensaheng ito, malalaman natin kung ano ba talaga ang Ekklesia. Isa ba itong sekta, isa ba itong grupo, or ano bang pangalan ito, no? Oh Lord Jesus. Ngunit sa mensaheng ito, nais kong hikayatin kayo na kung ano man yung pagkakaintindin natin sa Ekklesia, nais kong muna isang tabi natin iyon upang magkaroon tayo ng malinaw na pagkakuha sa mensaheng ito. No? Marahil kasi sa atin, iniisip natin na ganito yung Ekklesia, ganito, ganito yung Ekklesia. Pero yung mga bagay na yan, kahit ko po kayong isang tabi mo na yan at pakinggan itong salamuhan namin regarding sa kung ano ba talaga ang Ekklesia. Bakit tayo dito dinala ng Panginoon after na rin siyang tanggapin. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. So, mga kapatid, ang Ekklesia, ito ay ang katawan ni Kristo. Amen. Oh, Lord Jesus. So, salamat sa Panginoon. No? Ang Ekklesia pala, hindi pala ito isang grupo. Ito ay ang mismo katawan ni Kristo. Amen. Sabi ni Paul doon sa New Testament, that in fact, only Paul only said the expression of the body of Christ. No? Na nagsasalita ito tungkol sa Ekklesia. Amen. Si Paul, nakita niya mismo sa kanyang pagmi-ministeryo kung ano ba talaga ang Ekklesia. No? Nakita niya na ang Ekklesia ay ang katawan ni Kristo. Amen. So sa ibang ano, sa ibang book sa New Testament, no? Ang Ekklesia ay tinawag itong templo ng Diyos or the household of God. Amen. But Paul specifically said that the church is the body of Christ. Amen. So the church is the body of Christ. O tama na ito ay isang templo ng Diyos. Kasi ang Ekklesia, ito rin naman talaga ay isang templo ng Diyos. Ngunit, kasi yung Ekklesia, tayo yun. Tayo yung mga tinawag, no? Tayo yung mga kasama-sama, tayo yung mga nakatanggap ng buhay ng Panginoon, no? Tayo yung mga tumanggap ng Panginoon. Tayo yun, no? Tayo ang nagiging Ekklesia. Tayo ang nagiging katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi ito yung physical building, kundi tayo yon na mga nakatanggap ng buhay ng Panginoon. Amen. Tayo yung katawan ni Kristo. Tayo yung templo ng ating Diyos. Amen. Tayo yung household, amen, ng ating Diyos. Amen. Panginoon, mga kapatid, saan nga ba ang Ekklesia tayo pupunta matapos natin matanggap ang Panginoon? Ako si Brother Nelson Talipara, Patriot Level 4, at nais kong magbigay ng kaunting patuto tungkol sa paksang ito. Simula pa lamang nung ako'y high school, aktibo na ako sa Sibahang Katoliko. At ako'y naging sakristan sa aming parokya sa Cebu. At nang lumipat kami dito sa Manila, patuloy akong nag-serve sa Sibahang Katoliko. At ako'y naging lay minister. Subalit sa tinagal-tagal kong posisyon sa Panginoon, sa Panginoon, hindi ko nadarama ang kasiyahan. Wala kong spiritual enjoyment sa Katoliko. Sikat na nga sa community. Pero parang feeling ko kulang ko sa pagtustos.
Kaya minsan nung nasa klase ako, nag-iisa, nag-upo sa isang bench, naisip ko tuloy na ano kaya mag-observe ako sa, pumasok ako sa mga denominasyon at mag-observe. Baka sakali sa mga lugar na ito ay masumpungan ko ang tunay ng pananampalataya. Pero naisip ko rin na parang hindi maganda. Baka sabihin ng iba na para kung paru-paru na palipat-lipat ng malaman. At nung panahon na yung mga patin, madalas din kami hindi magkaunawaan ng misis. Kasi ako'y aktibo sa Katoliko at siya ay church kid. Nung makita ang bahay tulungan sa Manila, lumipat sa Quezon City, sa may Odilco, tinuro siya dito sa Bangusinan, kaya doon na sila ng Willard's Table Meeting sa may dalawa kong anak. At ako naman, ang sa Katoliko, na isip ko parang hindi maganda ganitong situation. Kaya nag-design ako na magpa-baptize. Tunay nga na dito po naramdaman, dito po nasumpungan ang tunay na spiritual enjoyment. Dito po na tamasa ang Panginoon na nasa loob natin. Kaya simula noon, patuloy na ito sa buhay ng sige. Salamat na dito nga sa pagbabawi ng Panginoon, mayroong tunay na kaisahan, mayroong pagtutustusan, may one accord, may pagmamahalan. Kaya nga kami ay kami buong pamilya ay lahat ay nagsisirin niya sa Panginoon. Kaya sa isip ko, ito ang kasagutan na sa aking katanungan na sa aking kahanap-hanap ng tunay na enjoyment sa spiritual life, dito kong sumpungan sa pagbabawi ng Panginoon. Palibasa, ito ay ito ay tinatag ng Panginoon, siya ang pundasyon na turo ng Ekklesia. Kaya po rin Panginoon mga kapatid, po rin, Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating dalawang kapatid, Brother Marlon, si Brother Remar, at saka si Brother Nelson sa kanila mayamang katutuo tungkol sa Saang Ekklesia tayo pupunta matapos natin matanggap ang Panginoon. Amen. Kaya dito sa topic natin, mga kaibigan, mga kapatid, para mabigyan pa natin ng linaw yung bagay ng Ekklesia or sa English Church. Actually, yung Ekklesia, kinuha natin yan sa Grego na salita, no? Ekkaleo, Ekklesia, sa English, Amen. Church. Amen. Kaya nakita natin dito sa paksa ngayon umaga yung Ekklesia kung saan ito ang katawan ni Kristo. No? Kaya sa bagong tipan, si Apostol Pablo na naihayag niya yung bagay ng Ekklesia bilang ang katawan ni Kristo. Amen. At may hindi nagsasabi, kahit si Apostol Pablo, nasabi din niya na ang Ekklesia na ito ay tinatawag din ito na templo ng Diyos, no? Bahay ng Diyos, or etc. Diba? Pero dito, pinakita sa atin yung katawan ni Kristo. Kaya tayo bilang mga nagpantaya tumanggap sa buhay ng Panginoon. Amen. Naging bahagi tayo sa katawan ng Kristo. Kaya ang katawan ng Kristo
ay ito'y isang bagay ng buhay. Kahit alam natin kung ano ang church, kung ano ang ekklesia, kahit nabasa natin ito sa Biblia, pero kung hindi natin natanggap ang buhay ni Kristo, hindi tayo magiging bahagi ng ekklesia. Kaya hindi tayo magiging bahagi sa katawan ni Kristo. No? Amen. Brother Marlon? Amen. Salamat no, Brother Ronald, at sa mga tagapakinig, nawa, itong liwanag na to ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na maunawaan natin na na makita natin na yung katubusan ng Panginoon, yung kanyang kamatayan ay para sa lahat. So, bilang isang makasalanan na nampalataya tayo sa Panginoon, sa kanyang kamatayan, tinubos niya tayo. So, after niyang matubos tayo at tayo ay manampalataya sa kanya, meron tayong dapat patutunguan. Ito yung karamihan na katanungan ng marami mga mananampalataya, Brother Ronald. Ano? Pagkatapos ng mananampalataya, saan ba ako pupuntang eklesia? So, napakarami mga eklesia sa ating kapanahunan ngayon. At sa Biblia, meron lamang isang eklesia. So, sa mensahe na to, merong apat na punto. Una, ang eklesia bilang ang katawan ni Kristo. Ikalawa, ang katawan ni Kristo ay sa bagay ng buhay. At ikatlo, yung local churches. At ikaapat, one city, one church. Yung unang punto, binigyan sa atin yung the church being the body of Christ. So, sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23, sinabi doon na lahat ng bagay ay pinasailalim ng mga paana ng eklesia. Sa verse 22 yon. Pagdating ng verse 23, sinabi doon na yung ito yung katawan ni Kristo. So, the church is the body of Christ. So, pinapakita ito na ang eklesia at ang eklesia ay ang katawan ni Kristo. At pag sinabi natin ng katawan ni Kristo, ito ay may kinalaman sa buhay. So, lahat ng mga mananampalatayang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, bilang buhay nila, at bilang lahat-lahat nila, sila ay naging bahagi ng katawan na ito. Wala itong pagtatangi, kundi lahat ng sangkap, lahat ng mga mananampalataya ay ginawang sangkap sa katawan na ito. So, binigyan tayo ng otoridad ng Diyos na tayo ay maging mga anak niya. So, binigyan din tayo ng otoridad na tayo ay maging sangkap ng katawan ni Kristo. Kaya, kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, hindi ka magiging bahagi ng katawan ni Kristo. At pinakita sa atin ito ng Romans chapter 5 hanggang 8. So, binigyan dito sa chapter 5. Sabi dito, tell us that all men are joined to Adam and that man derived his life from Adam. So, sa pamamagitan ng pagkatisod ni Adam, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. At ito ay naging kaisa ng lumang tao. Pagdating ng chapter 6 ng Romans, binigyan sa atin yung kailangan matuos yung ating old man sa pamamagitan ng napako na Kristo. So, and the further mga chapter, pinakita roon na tayo ay kailangan mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. So, napapakita ito na ang katawan ni Kristo ay sa bagay ng buhay, Brother Ronald. So, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga taga-subaybay, nawa, makita natin na lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon ay bahagi ng katawan na ito. At lahat sila ay tumanggap ng buhay ng Panginoon. Amen, Brother Ronald? Amen. Tama. Tama, Brother Marlon, no, na lahat na tumanggap sa Panginoon na isilang muli sa buhay, no, ay nagbahagi na katawan ni Kristo na siyang eklesia, na siyang church. Ngayon, itong church, no, sinabi ko ni Lord Jesus din sa Matthew chapter 16, no, sabi ni Lord, I will build my church. Amen. Kaya itong church na ito, dito sa Matthew chapter 16, ito ay pansansin o
Amen. Sabi niya, I will build my church, singular. Sa buong San Silo ko, isang ekklesia lang ang tinayo ng Panginoon. Amen. So, isang church lang. At pag tinignan natin, wala siyang binanggit kung anong pangalan ng church. Kundi so, sabi niya, I will build my church. Tapos pagdating sa Matthew chapter 18, na yes. ang church pala na ito ay matatausap, masasabihan. Kaya dito sa Matthew chapter 18, di ba, yung sabi na kung he tell it to the church, no, church sabihin amen. Sa Ekklesia. Pero kung amen. Ayaw makinig sa Ekklesia, ipalagay na lang siya na bilang mga bintel at maniningil ng voice. Kaya, tumutukoy naman ito sa lupal ng Ekklesia, no, na kung saan nakakaugnay natin. Kaya, kahit doon sa Acts chapter 8 verse 1, yun yung pinakauna na banggit yung church in Jerusalem. No? Amen. Tapos sa 13:1 yung church in Antioch. Diba? Tapos doon sa Corinth naman, sa 1 Corinthians 1:2, church in Corinth. Kaya dito simula yung church na in-address sa isang city, no? Sa isang lokalidad. Kaya ang church, wala siyang pangalan, pero ina-address lang siya kung saang lugar. Kasi ang church, ito nga ang mga mananampalataya na tumanggap sa buhay ni Kristo na nakakausap. Kaya, pag tinignan natin ang ebanghelyo, nagsimula talaga sa Jerusalem. No? Doon nagsimula yung mga apostol na nagpapahayag ng ebanghelyo. Doon nagsimula yung pagliligtas ng Diyos sa maraming mga tao. Kaya pagkatapos nung maraming tumanggap sa Panginoon, amen. Katanggap ng buhay ng Panginoon, doon din nagsimula yung Ekklesia, yung church. Kaya ang pinakaunang church na naitayo ay yung church in Jerusalem sa amen. Acts 1. Kalauna, nung pinalaganap pa ang gawain ng Panginoon, yung Ebanghelyo, ay ito'y napunta sa church in Antioch kasi marami na yung sumampalataya sa Panginoon doon sa Antioch. Di ba? Hanggang siya doon sa Corinth, marami rin tumanggap sa Panginoon. Kaya na-establish din ang church in Corinth. Amen. Pero alam mo, Brother Manon, para sa ating mga kaibigan, pagdating sa Galacia 1, binanggit ni Apostol Pablo yung churches in Galacia. Yes, amen. Kasi, bakit churches in Galacia? Kasi itong Galacia, isa itong probinsya, no? Mm. Na kung saan, sa isang probinsya, maraming city, maraming lokalidad. Amen. Kaya, maraming siya, no? Amen, Brother Merlam? Amen. Tulad nga lang binagit mo, brother, no? Pag sinabing local churches, ito ay kinabibilangan ng isang city, tama, di ba? So binanggit mo nga yung sa Acts chapter 8 verse 1 yung sa church in Jerusalem. Tapos yung sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. So kung titingnan natin, ito yung mga patutunguhan ng mga mananampalataya na nanampalataya sa Panginoon. Amen. Katulad sa atin, brother. Tayo ay mananampalataya. So, doon sa Acts chapter 11 verse 26, doon unang tinawag sa Ekklesia ng Antioch yung mga mananampalataya na Christian. So, sila ay individual. Pag sinabing individual, ito ay Christian. Pero pag nagsama-sama, ito ay church o Ekklesia. So, katulad natin, pag tayo ay mag-isa lamang, tayo ay tinatawag na Christian. At kapag tayo nagsama-sama, nagpulong-pulong tayo sa isang lugar dito sa Caloocan, tinatawag tayo Ekklesia sa Caloocan. O Ekklesia na nasa Caloocan. O mga mananampalataya na nasa Caloocan. So, pinapakita ito na ang mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, ang kanilang patutunguhan
ay ang Ekklesia. So, walang binanggit na pangalan, kundi sabi mo nga, ina-address ito sa lugar na kung saan sila nakatira. Kaya, yung ikaapat na punto rito, yung magkaroon ng one city, one church. So, kung titingnan natin, doon sa chapter, sa Revelation chapter 1, verse 11, binanggit yung pitong Ekklesia doon. Itong mga Ekklesia na to, yung Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, at maging ang Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ito yung mga city. Ito yung mga city sa lugar na yaon. Kaya, posible na, ito, na ang mga, sa panahon natin ngayon, kung titignan lamang na lahat ng mga mananampalataya, kung ano dapat, kung saan sila pupunta, ang kanilang dapat magiging katawagan sa isang lugar na yon ay kung ano sila, kung ano yung lugar na kailang tinitirhan o kung saan sila nakatira. At tulad natin, tayo ay nasa Caloocan, kaya tayo ay merong pagbanggit na tayo ay nasa Ekklesia na nasa Caloocan. So, salamat sa Panginoon, no? Sa ganitong paraan, lahat ng mga banal o mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon ng tunay. Pag sinunod natin itong salita, itong nasa Biblia na ito, hindi tayo malilito. Hindi tayo magkakaroon ng kalituhan o kaguluhan, sapagkat kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, yun lamang ang ating sinusunod. Yun lamang ang ating pagkakakilanlan. Wala nang iba pa, kundi ito lamang. So, Brother Ronald, amen? Amen, amen. Tama, Brother Marlon, no? Na yung sa Revelation 1:11, yung seven churches, usahan doon sa Asia Minor, na yun yung ancient province ng Rome, no? At mayroong pitong city doon, at yun, dahil napalaganap yung gawain ng Panginoon doon, kaya nagkaroon ng mga churches, nagkaroon ng mga iglesia doon sa Asia Minor, doon sa ancient province ng Rome. Kaya totoo yun, mga kaibigan, na sa Bible, pag binasa natin, yung iglesia, yung church, ina-address lang siya sa city. Amen. So, katulad ng church in Jerusalem, church in Antioch, church in Corinth, at yung church in Ephesus, Smyrna, ganun lang. Ibig sabihin, kung saan tayo nakatira, doon tayo na nabibilang ng church. Amen. Doon tayo nabibilang ng Iglesia. So, at tayo bilang mga Christian, bilang mga sumasampalataya sa Panginoon na nakatanggap sa buhay ng Panginoon, tayo yung magiging bahagi ng Iglesia doon sa lugar na yun. Amen. Kaya nakita natin kung ngayon, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta church? So, at saan tayo Iglesia na nabibilang pagkatapos natin matanggap ng Panginoon. Yun, yung kung saan lugar tayo. Kaya, mga kaibigan, kung kunwari dito sa Caloocan na tayo nakatira, hanapin natin ang church in Caloocan. So, kung sa Malabon na tayo, hanapin natin ang church in Malabon. Kasi, yun yung church na ipinalaga ng Panginoon, yung one city, one church. Amen. Tayo talaga, dahil nananampalataya tayo sa Panginoon, tumanggap tayo sa Panginoon, nagiging bahagi tayo sa katawan ng Kristo. Amen. Kaya, syempre, alam na natin na ang bahagi ng Iglesia, ang bahagi ng Church, na siyang katawan ni Kristo, ay yung mga tao, yung mga mananampalataya na nagtataglay ng buhay ng Diyos. So, nawa, sa umaga na ito, Brother Marlon, amen. Lubos na naunawaan ng ating mga kaibigan, ng ating mga taga-subaybay kung ano ang church, kung ano ang Iglesia, no? At amen. Kung saan tayo pupunta pagkatapos natin matanggap ang buhay ng Kristo. Amen. At kung saan church tayo nabibilang. Kaya ito ang malinaw na pahayag sa Biblia. Amen. Siguro, Brother Marlon, para sa, or mayroon ko pang idagdag? Amen, Brother Ronald. Karagdagan doon sa nais mo idagdag ko doon sa ang Ekklesia,
saang eklesia ka pupunta matapos mong matanggap ang Panginoon? So, bilang mga mananampalataya nga, na lahat na nakatanggap ng buhay ng Panginoon, tayo ay lahat ay nagtutungo o tayo ay kabilang sa pansasinukob na eklesia na binabanggit sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. At sa pampraktikal, tayo ay nagtutungo bilang mga eklesia kung saan ka naroroon, hindi lang doon kung saan ka nakatira, kundi saan ka man naroroon, lahat ng mga nanampalataya, ikaw ay kabilang sa eklesia na yaon. Sabi mo, Brother Ronald, ina-address ang eklesia ayon sa lugar na kung saan naroroon ang mga mananampalataya. Kaya ito yung binabanggit dun sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 17 na sinasabi, tell it to the church. So ibig sabihin, maaari mong masanggunian ang mga banal na eklesia. Ito ay eklesia, so ito ay binabanggit din na katawan ni Kristo. So salamat sa Panginoon, no? Merong pansansinukob na eklesia at merong lokal na eklesia. Kaya posible talaga na magkaroon ng isang eklesia sa isang city. Kaya salamat sa Panginoon. At ang eklesia na ito, binubuo ng katawan ni Kristo. Salamat sa Panginoon. Para sa higit pang pagsasalamuha sa bagay na to sa mga naimbitahan, sa mga ngayon lang na makikinig, meron po tayong maitling video clips na kung saan ibubuod itong mensahe na to. Nawa, buksan natin ang ating puso, ang ating kaisipan, natanggapin ang salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, Brother Ronald, at sa mga kaibigan, ng mga taga-subaybay. At panoorin natin po ang video clips. Amen. Amen. Saang eklesia ka pupunta matapos mong matanggap ang Panginoon? Ang eklesia ay katawan ni Kristo. Dahil mayroon lang isang Kristo, mayroon lang siyang isang katawan. Ang mga taong may buhay ni Kristo sa kasaysayan sa buong mundo, lahat ay miyembro ng katawan ni Kristo. Ang lahat ng Kristyanidad ay gawa ng tao, hindi mula sa intensyon ni Kristo. Nang manalangin si Jesus bago ang pagkapako niya sa krus, ang pinaka-importanteng bagay bago niya isinuko ang kanyang katawan ay ang bagay na ang lahat ng mga disipulo ay maging isa, gaya ng siya at ang ama ay isa. Nahati-hati tungo sa iba't ibang mga sekta ang mga Kristiyano sa loob ng mga taon na nagdala ng labis na kalungkutan kay Kristo. Sa bagong tipan, makikita natin ang pagsasagawa ng mga naunang eklesia. Bukod sa limitasyon ng lugar, wala nang iba pang bagay ang makapaghahati-hati sa mga Kristiyano. Halimbawa, ang mga Kristiyano sa Roma ay hindi makapagpupulong ng madalas kasama ang mga Kristiyano sa Korinto. O kaya naman, ang mga Kristiyano sa Efeso ay hindi makapagpupulong araw-araw kasama ang mga nasa Filipos. Pero, ang lahat ng banal na nakatira sa Roma o sa ano pa mang lungsod ay dapat magpulong kasama ng lahat ng mga Kristiyano sa lungsod na iyon. Nag-aawitan at nagbibigay ng mga papuri sa Diyos. Anumang iba pang uri ng paghahati-hati ay hindi kaluguran ng Diyos. Itinatakwil din ng pagsasagawang ito ang lahat ng individual na pagpili. Pinipili tayong lumakad sa daan ng krus. Kinukuha ang Diyos bilang ang tumutugma sa lahat na buhay, sumasapat sa lahat na biyaya, at di makasariling pag-ibig. Itong katawan ni Kristo ang magiging panustos sa pamamagitan ng bawat kasukasuan upang itayo ang sarili nito sa loob ng pag-ibig. Kaya nga, saan ka man nakatira, dapat ka lang magpulong kasama ng mga Kristiyanong nasa parehong lokalidad upang ihayag ang katawan ni Kristo sa lokalidad na iyon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Brother Marlon, sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapatid na sinusubaybay, at kung nais nyo na lalo pang mapagyaman ang paksa nito, maaari nyo kami kaugnayin. Sa ang aming contact details ay makikita nyo sa screen at pwede nyo i-screenshot para kaugnayin nyo kami para mas mapayaman pa natin yung paksa na ito. No? At iniimbitahan namin kayo muli sa susunod na sabado para sa shepherding naman, sa shepherding. Amen. Kaya amen. Magpatuloy tayo mga kaibigan, mga kapatid sa ating lingguhang pagtamasa ng Ebanghelyo at saka yung shepherding. Amen. Amen. Kaya kung sa mga kaibigan, sa mga taga-subaybay, kung naliwanagan tayo sa mensahe na to, na sa Ekklesia ka pupunta matapos matanggap ang Panginoon, ikaw ay welcome na makipagsalamuha sa amin. At kung saan ka man naroroon, o pwede ka naming bigyan ng salamuha, ng higit pa, sa ganon, matamasa mo ang Panginoon. Katulad ng pagtatamasa na mayroon kami. So, salamat sa Panginoon. Sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga taga-subaybay. At Brother Ronald, salamat sa Panginoon. No? Sa pagtatapos ng, bago tayo magtapos sa mensahe na ito, muli nating aawitin yung hymn kanina na hymn 1226. So sa pagtatapos ng hymn na ito, dito na rin nagtatapos yung ating online gospel meeting sa umaga na ito. Nawa, ang biyaya ng Panginoon, at ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng Panginoon ay sumaating nawang lahat upang tayo ay magkaroon ng salamuha sa Espiritu. Purihin ang Panginoon, Brother Ronald, sa mga takap. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tama, Brother Ronald. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sa Lord. Right.